Okay. Okay, gumagana naman, no? Okay. Yan. Meron na kasalan dito, guys, na DB Audio. Yan siya. Okay, ang model niya ay AMP 502-888. Nakalagay turbo diesel daw. Ayan. So, DB Audio. I-review muna natin. Kasi baka mayroong naghahanap ng review nito. Inside at outside. Ayan. So, pati likod. Tinesting ko, so wala siyang sound. So, meron pang mga nakabang ng mga toy speaker at saka input signal. So, walang sound. At, yun, okay naman. Nag-early naman siya. Tapos, i-review muna natin. So, ito yung kanyang harap. Power amp na ang style. Kasi mayroon na siyang blower dito. Kabilaan. Dalawa. At mayroon pa doon nga doon sa likod. Oh. Bali, tatlo yung blower. Okay, so, nandito yung echo or mic control natin. Yan, nandyan yung delay, echo, repeat, bass, mid, treble na tone control para sa mic. Yan. Tapos nandun yung power switch pala. Yan. At 1, 2, 3. So, tatlong mic ang kanyang pwedeng gamitin. So, mic 1, ang mic 2, mic 3. Tapos nandito yung volume ng mic 1, mic 2, mic 3. Yung tone control lang para sa music, balance, bass, mid at treble. Ayan. Tapos nandito yung echo volume, mic volume, music volume. Ayan. At meron na siyang USB lang siya. Hindi pa siya Bluetooth. At wala na rin mga knobs yung mga master volume na yan. So hanapan na lang natin. So meron siyang ito yung kanyang selector ng MP3, FM, tsaka auxiliary. Lapit nga naman konti. Ayan. Tapos DVD, CD. Yung kabila naman, dito CD tsaka DVD. At nandiyan yung kanyang display at yung USB decoder. Okay, yan yung harap niya. Dito tayo sa loob. So, yan. Hindi ko pa niya linisan kasi nga ito troubleshoot muna natin. Yan. Bali, yan yung kanyang loob. Yan yung kanyang control ng music, mic, at saksakan ng mic. Decoder at yung kanyang input signal input selector. Tapos andito yung kanyang mainboard na maraming elkabok. Ayan. Hindi natin ng fill light. Ayan. So dito muna tayo sa power supply. So 6800 UF by 63 volts ang ginamit na main filter dyan. Ayan. Tapos ito yung isa 2000 by 200 25 volts para sa supply ng tone control. Yan. Tapos, dalawang bridge type diode ang ginamit. Dalawang fuse. Yan. At ang ginamit na output transistor dyan ay ayan, 1941 at 5198. So, bali ang NPN niya nasa gitna banda. Yung C. Ang PNP naman bandang dulo magkabilaan. Ayan, mga ginamit na resistor dyan, yung standing position na resistor. Ayan. Tapos yung kanyang main amp, so nagkakahawig lang din sa may sa 5-2 5-5-5-1 at 5-4-0-1 yung mga ano dyan switching transistor. Tapos yung drive niya ay 9-9-4-0 at 2-0-7-3. Pwede natin sa mga lamang yan nga 2073. Ayan. Tapos siyempre transformer. Ayan, focus lang natin. So yan, so, siyempre ang input ay 230 volts 50 hertz. Tapos yung output para sa primary ay sa secondary na 35 volts 035. So yun yan sa main amp. Itong control 15 volts para sa itong control. 0
0 at 14 volts para sa blower, decoder siguro, yung kasama na dyan. Okay, at mayroon siyang ano guys, oh, may output. So, or yung sinasabi nilang line out. Left and right. Okay? So, bali, kaliitan lang din naman transformer. Oh. Pang 5-2 nga lang. Yung nakalagay nga, ang 5-2. So, bali, nakapatong siya sa simentong naka-plastic. May balot ng plastic. At ito yung loob. Loob. Likod pala, likod. So, nandito yung input ng DVD, CD, at auxiliary. Meron siyang mix out for mixer output. Tapos, ang ginamit dyan na speaker out terminal ay tawag nyan. Binding post, andun yung blower, at dito rin yung antenna na putol. Tapos, fuse at AC cord. Yan, okay? Okay, nakaready na yung ating signal tracer at yung music. Ayan. Okay, so plug in. Tapos power on. Ayan. Ayan, nakaready na yung ating signal tracer. So, diretso muna tayo dito sa input. Ayan, meron naman. Diretso yan dito sa terminal na to. Ayan, meron naman. Ayan. Tapos, kung babaybayin nyo yan, dire-diretso yan siya. Diskiblay muna natin. So, ito. Itong may selector dito, guys. Try natin. Ayan, meron. Meron. Tapos, try natin dito. Dapat meron yan. Meron din. Kabila, wala. So, madumi siguro yung terminal na ito o yung switch na ito. Ayan, wala. So, diretso nga tayo dun sa main ano guys, para shortcut. Dun sa pinaka main input ng amplifier. So, dito na yan. Tapos, i-volume natin. Tapos volume. So wala. Ayan. So ibig sabihin mayroong problema dito sa turn control pa lang guys. Dito pa nga lang sa input niya mayroon ng issue. Try mo natin yung supply kung normal yung supply ng main amp, bias voltage, tsaka ganoon na rin sa turn control kung mayroong supply o kung normal yung supply. Okay. Sana makita. Ayan. Ayan, naka-range lang tayo ng 50 volts DC, siyempre. So, dito lang tayo sa driver transistor. Ito to. So, ito yung positive. Ayan, 45. Okay naman. So, yung negative. Okay, parehas lang. Try natin yung bias. Bias dito sa NPN. Baliktad. So, ibig sabihin meron. Ito rin natin. And meron naman. Banga natin ng konti yung range. Yan, meron. Kabilang channel. Meron. Yung PNP. Meron. Kabila. Okay, meron naman. Try natin kung may DC output guys. Kasi minsan kahit may bias voltage, minsan mayroong DC offset or DC DC out. Yan. Try natin. So dito yung emitter yung kabilang channel oh. Yan, wala naman. Kabila. Dito na lang. Ito na pala sa terminal ng speaker. Kasi nag-i-relay naman yan siya. Wala oh. So, malamang wala nga kasi nag-i-relay naman. Okay, so wala naman. Try natin yung supply ng tone control. So, dito rin yan sa gilid. Dito rin yan sa gilid.
Ayan. Meron naman na 12 volts. Kabila. Oop, baliktod. Okay, meron naman. Ayan, meron naman. Masumingit kasi. Ayan. Okay, so normal naman yung supply ng tone control. Pero diretso na diretso tayo dun sa tone control mismo kung may umabot na supply. Ayan. Ayan, meron naman oh. Kabila. O oh, yung positive. Okay, meron naman. Ayan. So, ito linisan muna natin, guys. Linis muna natin or linisan muna natin bago natin ituloy. So, ibig sabihin, posibleng walang issue sa minamp. Magpo-focus tayo dun sa tone control. Pukusan natin yung tone control kasi walang audio nga. Dito pa lang sa tawag ito, sa selector pa lang may issue na. Kaya, yun, linis muna tapos babalikan na natin mamaya. Discuss ko na lang kung ano yung mga posibleng issue dyan. Ayan. Okay, balik tayo. So ito, nalinisan natin, guys. So, pag ako naglinis nito, inaangat ko yung pin o lahat ng bakal na contact dun sa switch. Tapos, kinukuskus ko siya ng liha. Yan, isa-isa, magkabilaan. At least parang bago yung contact nung mga switch sa loob. Ayan. Ganun din syempre yung kabila. Ayan. Tapos ayan, binalik na natin. At ito, nalinisan na rin pala natin yan. So, nawasingan na. Ay, nahanginan na pala. Hanginan. Okay, so i-testing natin ulit. Alamin natin kung may pumapasok na na signal papunta dun sa volume. So, ayan. Set up muna natin yung signal tracer at titesting natin. Okay, so yan na. Naka-set up na yung ating signal tracer. At plug in natin. Tapos power on. Oops. Naku, nalubat pa yung ating ano. Tiyan na lang, konti na lang. Ano lang natin. Okay, so meron pa rin yan siyang signal. Okay, so yung input muna. Meron. Tapos, try natin dito sa CD input. Yung input pa rin yan siya, papunta na doon sa dito sa selector. So, try natin yung kabila. Okay, so naka steady yung ating signal tracer doon sa input ng papuntang main amp. At i-testing natin, guys, na i-testing natin yung mga mic tsaka yung tone control kung gumagana. Yan, try naman natin. Balance. Okay, gumagana yung kabila. Bass. Okay naman. So nga lang may alingas-ngas. Mid. Okay, gumagana naman. Treble. Okay, gumagana naman. So may mga kunting alingas-ngas nga lang. Try natin yung kabila. Balance. Yun, gumagana naman.
Okay, try natin yung mic kung gumagana. Okay, sa mic 1 muna tayo. Mic 1. Master volume ng mic. Tsaka volume ng mic. Test check. Hey. Yun, mayroon naman. Echo. Hey, check. Hello. Okay, mayroon naman. Try natin yung delay. Hey, check. Hey, hello. Repeat. Check. Hey. Hello. Check. Hey, sound. Hey, check. Okay, so hindi gumagana yung delay tsaka repeat. Ayan, try natin yung bass mid tsaka treble nung sa mic. Check. Tagal mo natin echo. Hey, check. Hey, check. Test check. Hey, check, hey. Okay, gumagana naman sila. Bukod lang dun sa repeat at delay. Okay, so ito, babalitan na lang natin itong repeat at delay. Tsaka, yan, ano na lang, papatakan na lang natin ng WD-40 yung mga sulat na yan, lahat ng mga volume na yan. At ito, try natin itong hanapan ng knobs na pwede dito, tatlo na yan. Okay. Much later. Okay, so balik tayo. So ito na, na-plug in na natin at na-power on na. At meron na rin tayong source or yung signal. Yan. Kung nalinisin yung selector, yung input selector, at nalinisan na rin natin yung yan, yung mga volume, at napalitan na rin natin yung delay at repeat na control. So sound check natin. So hindi pa natin na sound check ito sa speaker, doon sa signal tracer pa lang. So ngayon i-ano natin. I-actual na natin yung testing sa speaker. Yan, nag-connect na tayo ng speaker wire dyan para sa speaker, at yun pa rin, may signal pa rin. Okay. I-bound natin tong CD. Tapos ito, kailangan nakaangat lang. Tapos sentro-sentro lang natin yung tone control. Sentro yung balance. Okay. Mamaya lang natin i-test yung mic. Okay, volume. Ayun. Yan, mayroon pa rin siyang tawag nito. May dumi pa rin yung master volume na rin sa music. Pero at least mayroon na. Check. Okay, okay na. Mic 2. Testing. Ting. Hey, sun. Hey.
check. Mic 3. Let's check. Hey. Hello. Check. Hey.